everyone! Ngayon naman, itong ating kaning lamig or yung ating bahaw ay gagawin nating isang masarap na noodles. So, 1 cup ng kaning lamig, yung ginamit ko dito, and then, sasamahan natin ng 1/3 cup na harina. At lagyan din natin ng 1/2 teaspoon na asin or depende sa inyong panlasa. At lagyan din natin ng 1 tablespoon na olive oil or kahit anong cooking oil pwede natin gamitin at ating lalamasin at make sure ang ating mga kamay ay talaga namang hugas na hugas ng magandang hugas. At ngayon naman ay lalagyan natin ng tubig na paunti-unti. At least 3 tablespoon ang magagamit nating tubig dito. Pero ang paglalagay natin ay huwag nating bibiglain. Continuous lang tayo sa pagmasa hanggang sa yung ating kanin, harina, tubig at mantika ay magsama-sama na. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, syempre, welcome back. Kaya, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. At sama mo na ang all para lagi kang updated sa mga susunod na upload. So ayan, maglagay naman tayo ng panibagong harina dito sa ating table. And yung table, kailangan sanitize. And then, mamasahin natin dito ng medyo hard. Kailangan kasi mag-smooth ito. So, ang harina natin na ginamit kanina is 1/3 cup. Ngayon, kailangan meron din tayong extra na another 1/3 cup para sa pan-dusting. Na ito nga at ating ginagamit ngayon. So, ayan, masa-masa lang tayo at hintayin lang natin na mag-smooth itong ating noodles dough. O, di ba? Rice noodles dough. At hanggat hindi pa siya nagiging smooth or hindi pa siya kumikinis, continuous lang ang paglalagay natin ng ating harina. At syempre, tomorrow, bago tayo magkalimutan, sino kaya ang mapipili sa ating GCash pa-premyo? Kaya naman, abang na kayo sa ating video tomorrow at doon natin i-announce kung sino na nga ba. Kaya't good luck sa lahat! Ngayon naman, kapag ganitong makinis na, maglalagay ulit tayo ng harina dito sa ating table. At kailangan yung sakop ng harina natin ay yung place na masasakop nitong ating dough kapag pinlat natin. Kailangan kasi yung ating dough is hindi sasayad direkta sa table kasi didikit. So, kailangan talaga merong harina sa ilalim. So, ayan, ganyan. Iplat lang natin mabuti. Medyo panipisin natin ng konti. At ngayon, pwede tayong gumamit ng kutsilyo para hiwa-hiwain natin itong ating dough at gagawin na nating noodles. So, ayan. Kutsilyo, okay lang naman din gamitin. Pero kung meron kayong dough cutter, mas mainam. Mas mabilis kasi pag yung dough cutter yung ating ginamit. Kapag kutsilyo, medyo mabagal lang ng konti. Kaya, ipapakita ko rin sa inyo yung paggamit ng dough cutter. So, ayan. Ganito, mas mabilis. So, ayan. Ganito lang kasimple ang paggawa natin ng rice noodles or yung kaning lamig gawin nating noodles para maiba naman, hindi naman lagi na lang tayong fried rice or kung ano man ang gagawin natin sa ating kaning lamig or iinitin uli, gawin naman nating kakaiba. Kaya naman, ituloy-tuloy lang natin ang paghiwa dyan at maya-maya lang, matitikmanan natin kung ano ba talaga ang lasa nitong ating kaning lamig na ginawa nating noodles. So, eto na, yung ating kaning lamig kanina or bahaw, naging noodles na siya. Lagay lang muna natin sa isang lagayan at ang isusunod naman natin gagawin ay syempre magpapakulo rin tayo ng tubig para lutuin itong ating noodles.
Dito na lang sa kawali ako nagpakulo kasi konti lang naman. At kapag kulong-kulo na yung tubig natin, ilagay na natin itong ating noodles. Usual din ang pagluluto kung paano tayo magluto ng mga noodles natin. Ganyan din, pero ano lang to, mabilisan lang. 3 to 5 minutes, luto na. At syempre, titingnan-tingnan nyo rin. At kailangan din nating halu-haluin para hindi dumikit. So ayan, ganyan lang kasimple yung kanina na ating kanin lamig or bahaw. Ngayon ay niluluto na natin as noodles. O di ba masaya, kailangan nating gawa ng paraan ang iba't ibang klase ng pagkain pero sa murang halaga lang. At para din syempre, maiba naman sa ating panlasa. So ayan, kapag luto na, huhugasan lang natin ng konti. Huwag nyong ibababad kasi lalambot. So yun lang ang kaibahan. At ngayon naman, syempre, i-drain natin at gagawin na natin itong ating simpleng-simple din na sauce. Gumamit ako ng sesame oil. So isasakto lang natin yung sauce natin dito sa ating ginawa na noodles. 1 tablespoon lang na sesame oil at lalagyan din natin ng 1 tablespoon na bawang. At ang bawang ay depende kung mahilig kayo sa bawang, pwede nyong dagdagan. So ayan, para garlic na garlic yung flavor nitong ating noodles. Ano lang natin, papapulahin lang natin dyan or ipapagolden brown natin itong ating bawang. Kapag luto na itong ating bawang, lagyan naman natin ng 2 tablespoon na soy sauce. Yung regular na soy sauce lang natin. Ayan. At pwede rin kayo maglagay ng mga karne. Pero ako kasi hindi ko nilagyan ng karne. Lalagyan din natin ng brown sugar. So, 2 tablespoon din na brown sugar yung ating ilalagay. At ang tubig natin ay 1 half cup. So, ayan. 1 half cup na tubig. At lagyan din natin ng 2 teaspoon na cornstarch. Habang hindi pa mainit yung sauce natin or yung tubig natin, pwede nating idirekta. Pero kung mainit na, kanawin na lang natin ulit sa panibagong konting tubig lang. Basta matunaw lang yung cornstarch bago natin ilagay para maiwasan yung pagbubuo-buo. At ngayon naman, lagyan din natin ng kaunting paminta. At eto na, ready na yung ating simpleng-simpleng sauce. Nasabi ko nga, pwede naman kayo maglagay ng karne kung gusto nyo. At i-ready na natin. I-platter na natin itong ating masarap na noodles. So, eto, lagay sa isang pinggan, lagyan natin ng sauce na ating ginawa. Tapos, pwede kayong maglagay ng hot sauce or chili powder. So, ayan. At pwede rin natin lagyan ng extra na fried garlic. Ayan, haluin lang natin pagkalagay natin ng sauce. And then, kung ano man yung gusto nyong i-add pa, pwede rin kung ano yung ginagawa natin sa mga pangkaraniwang noodles. So ako, ganyan lang kasimple, pero masarap na. Nilagyan ko lang ng hot sauce. Ayan. At para magkaroon naman ng twist yung lasa, nilagyan ko naman ng dahon ng cilantro. So ayan, napakasarap na nito. As in, simpleng-simple yung lasa at simpleng-simpleng noodles. Napaka-yummy na. So, ayan, subukan nyo rin yung inyong kaning lamig o yung bahaw nyo na gawing noodles at talaga namang masarap. Saktong-saktong pang merienda, pwede rin pang almusal, pwede pang tanghalian or pang hapunan. Masarap po talaga, promise. So, ayan, mega love shoutout everyone! And again, this is Belle, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Don't forget to subscribe, like, and share. At pakihit nyo na rin ang notification bell at baka isa ka sa mapipili ng ating GCash pa premium. Maraming salamat pong muli at bye-bye! Mag-ingat po tayong lahat!